Ito yung gusto kong pag-usapan natin dyan. Alam mo, sa mahabang panahon, ako'y talagang nagpasensya. Kilala mo naman ako dyan hanggat kaya nating ayusin. Makikipagtulungan tayo sa mga ensyang dapat na ayusin ang kanyang mga gawain para makatulong tayo. Ang naging problema lang dyan, sa tagal na ng panahon na aking pakikipag-usap sa kanila at pakikipag-ugnayan kung ano yung dapat nating gawin, imbes na ito'y ayusin nila, ay lalong lumala ang kalagayan ng pagpapatakbo ng Department of Education. Uumpisahan ko na, ako ina-advocate ko na sa madali ang panahon ay kailangan magbitiw na si Secretary Junor Briones bilang kalihim ng Department of Education dyan. Ano ang grounds ko? Siguro tinatanong ng ating mga kabayan niya sa ganang mamamayan. Ano ang ating batayan? Bakit kinakailangan sa lalong madaling panahon ay iwanan na niya ang kanyang posisyon bilang Deputy Secretary? Jen, sabi ko nga sa iyo, sa maraming pagkakataong nakipag-usap ako sa kanya para i-point out ang napakaraming mga anomalya, ay wala siyang sinasabi kung hindi, I will refer this to the Execom. Meron siyang executive committee dyan na kinabibilangan ng kanyang mga piling mga undersecretaries na ito yung kanyang pinakikinggan. Ito, nawalan na ako ng pasensya dyan sapagkat maalala mo nung ako'y tumayo noong March 15, nakaraang buwan lamang bago kami nag-break, ay ibinunyag ko dyan yung kawalan ng magagamit ng mga estudyante natin, yung public school learners, yung tinatawag na self-learning modules. Ito na kasi ang kanilang ipinatutupad dyan dahil nga sa ito'y dikta na ng panahon dahil nga sa pandemya. Okay. Naging problema dyan, itong third quarter, wala na naman silang na-produce na mga modules. Ang buong akala ko, nung kanilang i-postpone yung opening ng third quarter, ang third quarter kasi dyan, originally ito ay February 15 up to April 10. Ngayon, dahil nga sa gusto nilang mapaghanda ang mabuti ito, at ako na may naniniwala na gumagawa sila ng paraan, ito ay nireset nila sa March 22 hanggang May 15. Okay, opo. Ang nangyari, nung ako ay mag-imbestiga dyan, wala naman silang naipundar na mga modules for the third quarter na ulit na naman yung nangyari nung first and second quarter na kung saan ang ating mga guro ang kanilang binigyan ng napakalaking responsibilidad na sila yung gumawa ng modules. At ang sanga nila nang hingi na malimos ang mga teachers kahit na medyo napakahirap sa damdamin yun dyan. Tiniis ko lahat yun eh. Ang buong akala ko sila ay magbabago at sila ay makapagre-reforma at matututuhan na nila yung hard lessons mula doon sa kanilang mga pagkakamali. Pero ito, nakita ko sa third quarter, wala silang ginawa. Kahit na ibinunyag ko na sa aking privilege speech noong March 15, wala pa rin silang ginawa. Ang tanging ginawa nila dyan ay magbigay ng yung USB sa mga division of schools sa region. Opo. Na sila na ang mag-reprint noong unang buwan ng third quarter. At ngayon, kanya-kanya na rin dyan. At nag-reproduce pala. Ang pinangako lang ng DepEd ay gagawa ng paraan para mabigyan ng panggastos sa printing. Hindi ganito, Jen. Ang isang departamento ng pamahalaan na pinagtiwalaan at ito ang binigyan ng napakalaking responsibilidad para puhunanin ang kinabukasan ng ating mga estudyanteng nasa kabataan sapagkat sila ang pag-asa ng bansang ito, Jen. Tama ang lamot na kapagbigay ng masasabi kong siguro nakapag-init ng dugo, Jen. Nasipayo po kayo, ha? Opo. Itong fourth quarter na ito, Jen, nakita ko sa kanilang website na sila pala ngayon sa fourth quarter ay magpo-procure na naman ng self-learning modules. Ito yung SLMs. Okay. At ang opening siguro ng bid, sangayon sa kanilang schedule ay April 27. Ito yung deadline ng bidding. Ah, okay. At ito na rin ang opening ng bids dyan. Ayun, kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na ang fourth quarter dyan, itong fourth quarter na ito ay magsisimula sa Mayo 17 at matatapos ito sa July 10.
Tama po. Opo. Last quarter ng school year. Opo. Nagtataka ko, plano pala nila na mag-procure, magpalimbag ng mga modules. Bakit kinakailangan ang deadline nila ay April 27? Alam na alam naman nila dyan, sangayon sa mga traditional at sa mga usual practice nila, mangangailang ka ng halos isang buwan bago mo ma-imprint. Bago pa lang mag-print, ha? Isang buwan bago mo ma-imprint itong modules na kanilang aangkatin mula sa mga pribadong sektor na maaaring mag-produce dito. Topo. Kaya isang buwan dyan, sapagkat magpo-post-qualification sila. Siyempre po, post nila, pa, opo. Re-review sila ng kontrata. Alam mo naman ito, Jen. Opo, i-proseso ng bidding. Sino man yung nanalo, magpo-post ito ng performance bond at pagkatapos ay mag-i-issue ang DepEd nung tinatawag ng notice to proceed. Mm-hmm. So, ito, mga one month ang kakailanganin mo bago makapag-print. Pagkatapos, yung actual printing, Jen, mangangailangan ka from a range of 30 to 90 days. Nako, na-addera na pala. Tatlong buwan. Kaya ang pinakamaagang schedule na maaaring makapag-deliver ang DepEd dyan ay Agosto 2021. Oh. Ibig sabihin, tapos na yung fourth quarter bago mo nila ma-deliver, kung ma-deliver man, itong inangkat nila na self-learning modules. Tapos bakit, na ang ano, school year po, di ba? Oh. Bakit hindi ka ngayon na mag-iinit ng kalooban mo, Jen? Oh. Tatanungin mo sila ngayon, ano ba ang dahilan at mag-print kayo ng modules na hindi naman pala magagamit? Alam mo ba, Jen, kung magkano ang value ng self-learning modules na kanilang binabalak na i-procure? Opo, magkano po? 4.2 billion pesos. Laking pera. Opo. Ito pa ang mahirap isipin dito, Jen. Ito ay kinapapalooban lamang ng gagamitin na modules mula sa grade 4 hanggang grade 10. Ang tanong, Oo. Bakit mo itinitsapwera yung K, yung kinder? Hindi kasali yung grade 1, yung grade 2, at saka yung grade 3. Oo. Hindi rin kasali yung grade 11. 11, at saka grade 12. Opo. Ang mga modules na ito dyan ay sa grade 4 lamang hanggang grade 10. At 10 subjects ito dyan ang pinag-uusapan. Kinuwenta ko yung modules na kanilang ipapa-imprint dyan. Opo. Ito ay babagsak sa total na halos 40 million. Mahigit sa 40 million na modules. Ang tanong dyan ganito, ilan ba yung public school learners natin sa ngayon? Public school lang, huwag na natin munang isali. Yung private, opo. Private school. Mm-mm. Sa public school dyan, ang kaubuang bilang ng ating mga pupils, mga batang mag-aaral, ay 22.5 million. Okay. Ngayon, dahil ang isa bawat isa ay merong 8 subjects, ang kakailanganin modules dito, Jen, madali namang kwentahin ito, 22.5 million times 8 mo sa 8. Mm-mm. Ang makukwenta mo rito, Jen, mangangailangan ka ng 180 million modules. Nakuha mo? Tama po. Oho. Ngayon, kung 180 million modules pala ang kailangan, kabuuang kailangan ng ating mga mag-aaral sa elementary at saka secondary, bakit 40 million lang ang kanilang ipiprint, ang kanilang ibibid? Di mangangahulugan dito na kulang ng halos 139 million modules. Mm-mm. O ang katwiran nila rito dyan, ganito. Ay, ano lang muna po yan eh. Hindi naman po kasama yung grade 1, grade 2, grade 3, yung K, tsaka L. O yun na nga eh. Ang tanong ngayon, anong gagamitin itong mga ito? Opo. Anong modules ang gagamitin nila? Eh, pinag-uusapan natin dito, wala na munang face-to-face dyan eh. Kaya nga, ang mekanismo is self-learning module. Para sa ganun, sa sarili man niya, with minimum supervision dyan, marinang matuto yung bata. Anong gagawin, anong gagamitin ng nasa K, grades 1, 2, and 3, 11, and 12? O sige, palagay mo, alisin na muna natin yung initsapwera nila dyan. Opo. Sige. So, grades 4 and 10 na lang. Oo.
Oh, kung tatanggalin mo yung anim na grado na inalis nila diyan, mag-concentrate tayo sa grades 4 and 10, mangangailangan sila ng 96 million na modules kasi 12 million times 8. Times 8, higit na 96 million. Ngayon, ang bibilhin nila ay 40 million modules lang, kulang pa rin ng 56 million modules. 56, opo. Ngayon, ito ang tanong. Kulang-kulang pala ang modules na ipiprint mo at ito ay hindi naman magagamit doon sa quarter na kung saan ay dapat na magamit. Bakit ka magpapa-imprinta ng modules na nagkakahalaga ng 4.2 billion pesos? Diyan ito nakapagpapasikip ng dibdib diyan eh. Nakalagayan ng ating bansa ngayon na hindi na natin malaman, alumpihit na nga ang pamahalaan kung saan kukunin ang mga napakahalagang mga pondo para lamang maisalba ang ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. Narito ngayon ang isang departamento na itinalaga para sinupin ang kinabukasan ng ating mga kabataang mag-aaral. Sila pa ngayon ang pasimuno ng pagwawaldas ng walang kapararakan ng pondo sa pamamagitan ng pag-angkap ng pondo na kailanman ay hindi magagamit. Ang sasabihin nila siguro ganito, Jem. Hindi pala, itatago naman muna namin. Saan mo itatago? Wala naman silang mga warehouses. Naalala mo ba, Jen, na 1.5 years ago, tinanong ko sila, nung nagpalimbag sila ng libro doon sa isang publisher na nangangayang pangalan niya, Lexicon Press, Jen. 25 million books lang ang pinag-uusapan doon, Jen. Hindi nila nakuha mula doon sa publisher sa kawalan nila ng bodega. Walang warehouse ang DepEd. Walang pag-iimbakan, oo. Yung panahon na yon ay binibidding pa lang yung i-repair na gagawing warehouse. At nagbibid pa lang doon sa mga sasakyan na gagamitin para i-deliver yung mga ipiprintang mga libro. Nung panahon na yon. Ibig sabihin, habang binibid pa lang ang bodega na kanilang paglalagakan at yung truck na kanilang gagamitin, inuna na yung pagpiprint ng mga libro hanggang sa yon ay naulanan. Wala naman kasing paglalagyan. Pinakukuha na ng publisher. Eh. Kunin na po ninyo. Wala po akong lugar dito. Eh. Marami rin po akong piniprint dito. Baka po mabasa ito. Malapit na po ang tagulan. Alam mo nangyari, Jen? 25 million books. Nasira lamang, Jen. Ngayon, ito ang pinag-uusapan natin. 4.2 billion modules. Mm-mm. Kung i-imbak natin ito, Jen, saan nila i-imbak? Isang taon mula ngayon, doon pa lang nila gagabid. Sa next quarter na yon, 2022. Ang tanong din, bakit pipilitin mo na maglimbag ka o mag-print ka ng modules na gagamitin pala isang taon pa mula ngayon? Bakit din? So, bakit nga po? Ikaw, nagsususpecha ka ba kung bakit? Marumiisip po kong eh. Oh, your suspicion is as good as mine. Yun nga po. Ay, nako. Ang laki nito, Kong, ha? Kung 4.6 billion pesos. Yan, ito yung sinasabi ko sa kanila. At kung mapapansin mo, yung pattern na yan, nangyari na doon sa aking ibinulgar, sa aking privilege speech. Mm-mm. Sinabi ko naman sa aking privilege speech noon, na isa pang maanomalyang aktibidad na ginagawa nila, ito yung tinatawag nilang DepEd Computerization Program. Ako, isa pa yan. Mm-mm. DCP, kung tawagin nila. Ang budget dito, Jen, bawat taon, ay 10 billion. Napatunayan, Jen, doon sa report, audit report ng COA, 2017 at saka 2018 audit reports, yung apat na kanilang suppliers na pinagkukunan ng tinatawag na information communication technology packages, ito yung ICT packages, ay talagang maanomalya. Unang-una, yung iba, hindi na i-deliver yung karamihan. Hindi umabot sa mga eskwela. Yung mga ibang eskwela, hindi akma, walang kwarto na kung saan ilalagak yung mga ICT. Yung mga computer, opo. Kasi kung wala kang connection, kung hindi naman akma yung room at yung teachers walang training, yung iba naman yung installation hindi kompleto,
Yun ang iba naman, kulang-kulang. Lahat ng apat na suppliers na ginamit nila dyan, na bilyon-bilyon ang kontratang ibinigay magmula 2015 hanggang 2018, ay talagang sumabit lahat kung ang pag-uusapan ay yung performance ng kanilang deliveries. Ang nakapagtataka dyan ay ganito. Opo. Alam naman nila na kapag nagkaroon ng post-qualification dyan, lahat ng mga supply, lahat ng may pagkukulang, automatic na dinidisqualify yan ng tinatawag na head procurement agency. Tama. Sa panig ng pinag-uusapan natin, ito yung DepEd. Ito ay nakasaad sa IRR ng Republic Act 9184. Ito yung ating batas sa procurement ng lahat ng mga gagawin. Ng lahat ng procurement law. Opo. Ang tanong, bakit hindi i-disqualify itong mga suppliers na ito na bilyon-bilyon ang kontrata? Bilyon dyan ang sinasabi ko. Ha? Ang 10 billion. Opo. Lahating milyon ang pinakamalit na kontrata. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan dito ay bilyon-bilyon na kontrata ng mga ICT packages. Bakit imbes na ito ay disqualify nila automatic, noong 2019, December 2019 dyan, lahat ng mga suppliers na ito, binigyan uli ng mga kontrata ng DepEd. Sila na naman? Suki sila pala na yan po. Suki pala. Sila na naman. Oo. Bakit hindi naman magsisikap ang dibdib mo dito dyan? Kaya nga kanina, halos hindi na ako makahinga dyan. Magpasasalita pa lang ako, sumasabog na yung dibdib ko. Sa pagkainis na siguro, may halo ng inis ito at pagkaawa sa ating bansa. Alam naman nila na halos mamalimos na tayo. Halos ipangutang na natin kung paano tayo makakabili ng bakuna dyan. Pagkatapos, titingnan mo ang isang departamento. Departamento na pinaglaanan ng napakalaking pondo. Sa ating saligang batas dyan. So, pinakamalaki, opo. Ang tumatanggap ng pinakamalaking pondo na departamento ng ating pamahalan ay DepEd. Bakit? Oo. Sapagkat ito ay napaka-importanting departamento, sila ang merong responsibilidad na hulmahin ang kakayahan, linangin ang kakayahan ng ating mga kabataan sapagkat sila ang puhunan natin sa kinabukasan. Ganon ka-importante dyan. Pagkatapos, ito ang kakakitaan mo ng walang patumangga at walang kaparakang paglustay ng pera ng ating bansa. Paano ka makakain ng paano ka makakatulog ng mahimbing dito sa ganitong klaseng nakikita mo dyan? At ito'y ibinunyag ko na dyan. Ha? Ibinunyag ko na, ngunit nagtengang kawali, sana nakikinig po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam ko po na maaring nakikinig po yung ibang mga responsible na opisyalis natin dito. May kinalaman sa pinabanggit po namin. Kinakailangan po, napilitin na po ninyo na magbitiw sa katungkulan si Secretary Junior Briones. Wala pong personalan ito, Mr. President. Wala po. Ang tanging nagbubunsod po sa atin ngayon ay pagmamahal sa ating bansa. Sinupin po natin ang kaban ng bayan. Gamitin po natin ito sa wasto na paraan na makabubuti po sa ating mga mamamayan. Particular na po ang ating mga maliliit na estudyante na sila po ang kinabukasan ng ating bansa.